Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magpa-enroll doon sa Leyte Colleges. Okay, meron ako dito form, enrollment form ng Leyte Colleges. Okay, dapat bago kayo pumunta doon sa Leyte Colleges, dapat yung requirements ninyo ay settled na. Dapat meron kayong long brown envelope, report card, original, and then PSE, live birth, certificate, original, then good moral character, original, and 1x1 ID picture, and also secure for 2x2 ID picture for the attachment of your documents. And then, first, pupunta kayo dito sa registrar, papasa ninyo yung mga documents. After that, yung registrar ay magbibigay sa inyo ng enrollment form na ganito. Enrollment form. Una, may nakasulat dito, step 1, registrar office. Credentials submitted. Ito na yung sinasabi ko ng mga documents, doon ninyo ipapasa. Yung mga documents na hinihingi nila. Credentials submitted, step 2. Mayroon yan doon mga nakasulat na mga schedule, subjects, room, kung saan, tsaka yung schedule, mandiba, Friday, mayroon doon mga subject, mga list. Pupunta kayo doon, tapos pipili kayo. Lalagay ninyo dito yung subject code, yung subject, day, anong araw, time, at tsaka kung anong room naka-assign. Tapos, units. Kung ilang units, halimbawa, English, 3 units dito yung ilalagay sa units. Yan. Ilalagay ninyo dito yung mga subject nyo. Dito code, dito yung subject. Tapos, yung araw, kung kailan yung schedule. Tapos, itong oras, room number, for example, P7. Yung ibig sabihin ng P7 is paternal 7 or kung sa San Jose naman, nakasulat niya na SJ. Ibig sabihin, San Jose yung schedule na yan. Pero kung P, sa paterno yan. Tapos yung units. Halimbawa, 3 units, lalagay dyan. After nyo ma-plot yung mga subject ninyo, dito, okay na, babalik kayo doon sa registrar office. Ibabalidate nila yan yung mga schedule nyo, kung may conflict ba, isa-isahin yan nila, tapos tama ba ang nilagay ninyo dito, registrar lang yung bahala. Step 3, ito na yung step 3, sinasabi ko sa inyo na pag matapos na kayo mag-fill up dito ng mga subject, babalik kayo doon sa registrar clerk. Siya yung maglalagay ng units dito, yung lagyan muna ng units ng total, sila na yung maglalagay niyan, i-verify pa nila yan dito. Step 3, register verification, and pagkatapos yan, pipirmahan niya, pipirmahan. At saka, step 4, finance. Before kayo pumunta sa finance, punta muna kayo sa accounting kasi ilalagay nila yung mga subject nyo, ipapasa nyo to, ito na enrollment form doon sa kanila kasi isusulat yan nila doon sa index card at saka sila na yung magkukumpute dun sa accounting kung magkano ba ang babayaran mo sa lahat ng subject na nakasulat dito. Pagkatapos sa accounting, nakasum up na yun doon yung babayaran mo kung ilan, magkano, pupunta ka na sa finance. Babayaran mo doon sa finance kung magkano yung entrance fee mo. O kung gusto mo naman magbayad ng full payment, mayroon yan discount pag mag-full payment ka. I don't know kung ilang percent, pero mayroon yung discount if ever na mag-fully paid ka. If ever mag-fully paid ka, mayroong discount. Pagkatapos sa finance, lalagyan dito ng kani amount, kung ilang amount, tapos magsasign yan sila.
sa finance office. After sa finance office, kung halimbawa sa step 3, department head or dean. Department head or dean. Halimbawa, kung education yung kinuha mo doon ka sa head na pupunta ng head ng mga education. Kung criminology naman, doon ka sa head ng criminology. Kung LLB naman, doon ka pupunta sa head ng mga law students. Pagkatapos, pipirmahan niya dito ng dean, tapos proceed ka na sa step 6, doon ka pupunta sa NSTP or OTC. Lalagyan nila dito, masasign lang sila, magsasign. Tsaka, proceed ka na sa step 7. Step 7, approved by the registrar. Approved by the registrar. Babalik ka doon sa registrar office na naman para pirmahan nila. After sa registrar office, last, EDP. Yung EDP, sila yung nagbibigay ng study load. Ito yung last na pinaka-importante. Kasi pag hindi ka pumunta dito, ibig sabihin hindi ka pa talaga may enroll. Kasi sila yung last na nagpa-process ng documents. Sila yung magbibigay sa'yo ng mga ng study load. At saka pag yung mga documents, sila na yung bahala nito. Kaya dapat pumunta ka dito sa EDP para ma-process na yung study load mo. At bibigyan ka na ng study load. Ibig sabihin, enrolled ka na. Pag-usapan naman natin dito sa likod ng hindi ko nasama kanina. Sa likod, ito dapat i-fill up ninyo to. Student number, name, course, yan, course, at saka, yung sinasabi ko dito, magpa-plot na kayo ng subject, step by step yan. Tapos sa likod, mayroon dito nakalagay na registration form. Mayroon dito, new student, old student, first semester, i-check nyo yan dito kasi kung nyo ka, new student, tapos first sem ka na po enroll, first sem, school year, for example, 2019 to 2020, course, yung course mo, for example, Bachelor of Elementary Education, BEd, major, walang major kasi general education yung BEd, wala pa tayong ano doon na specialization for BEd. Hindi tulad sa ibang school, meron sila, pag BEd ka, elementary education, meron silang specialization wherein meron 2,000 years later. 2,000 years later. Oh no! Specialization. Okay. Name, pangalan mo, gender, lalaki ka babae, i-check yung box. Tsaka, civil status, kung single ka, check yung box, kung married, kung widow. Religion, example, Catholic, or Catholic. Nationality, kung Filipino ka ba, kung date of birth, una dito nakalagay month, day and year, for example, September 23, 1991, lalagay dyan. Tapos, employed ka ba, kung yes, i-check yung bank, hindi, no.
provincial address. Provincial address, lagi yung provincial address mo. City address. Name of father. Name of father. And occupation. Ano trabaho nila? Name of your mother. Tsaka trabaho niya. Dito naman may nakasulat na talent / skills. Ano ba yung talent mo? Kung public speaking and debate, yung talent mo, singing, journalism, creative writing, other specify. Kung iba naman yung skills mo, ilagay mo dito. Ilagay mo dito. Pero kung let's see, dancing, check mo dyan yung dancing, singing, creative writing, check mo yung box. Education background. Yan, elementary, saan? Secondary course. Tertiary. Or kung postgraduate. Dito, may nakalagay person to contact in case of emergency. Person to contact in case of emergency. For example, yung tatay mo, suwat yung pangalan dito, yung telephone number, address. At saka may tanong dito, who referred you in Lity Colleges? Sino ba nag-ano sa inyo? Sabihin natin nag-object or nag-promote na doon kayo mag-ano, mag-enroll sa Lity Colleges. Isulat yung pangalan dito. Sino ba nagsabi sa'yo, doon ka mag-enroll sa Lity Colleges? Isulat mo dyan. Siya yung nag-refer sa'yo. At saka, mayroon dito, nakasulat. I hereby certify that the answers above are true and correct to the best of my knowledge, and upon completion of this form and with my signature affixed, I bind myself to the rules and regulations of the school. Meron dito nakasulat yan. Tapos, kung talagang naiintindihan mo yan, lagay mo dito yung signature mo, printed name, all caps, mga... For example, pangalan mo Juan de la Cruz. All caps yan dito. Tapos sa taas, yung signature. Signature. Tapos dito, student. Siyempre ikaw yun. Student. Contact number or cellphone number. Sulat mo dito yung contact number. Yun lang kung paano mo pa-enroll sa Lity Colleges. Sana makatulong to sa inyo.